guys, this is Paul and welcome to PowerMax TV. Isa itong 4-stroke generator na mayroong built-in ABR at mayroon din siyang oil sensor. Assembled from China but dinidistribute lang to sa linisin natin yung carburetor. Pangalawa, lilinisin na rin natin yung tangke kasi marami na stock ng mga gasolina. Malamang panis na yan. Siyempre, pagkalinis din ng carburetor, lilinisin na din natin yung spark plug nya. Ayan. Pakitignan niya kung ano. Kung may presyon yung makina. Pakihatak. Sige nga, hatakin mo nga. May presyon ba yung makina? Yeah, dire-diretso lang yung... So mga guys, dire-diretso yung presyon ng makina. So usually, pag gaganyan dire-diretso, ang naging sira niya, kaya hindi na ginamit, nag-overheat yan. Kaya mga guys, hindi basta-basta na i-stock tong generator natin na to. So ito, nag-overheat yan, kaya hindi na nila ginamit. So tingnan na natin kung ano cause ng overheat. Pakibuksan yung ano, yung barbula, kasi pa usually yung ring yan hindi kagad papakat yan sa barbula, yan sa exhaust dyan nagiging sira yan. Ayan mga guys, oh ganda ng spark plug nya, oh stainless yung spark plug cap pala, tapos may apat siyang butas. Tatanggalin natin yung mga hexagonal screw natin dyan. So yung mga ganito, kamukha ito nung dating mga Yamada na kulay itim. So yung mga rocker arm niya, yung nakahiga. Hindi yung nakadiretso. Yung mga rocker arm. So kagandahan naman, ang tahimik umandar to pag gaganon. Compare nyo dun sa mga China natin ngayon. So actually ito man China din to. Kaya lang nga, dinala to in-export na sa Australia. So surplus Australia. Di, sa tingin dito sa Pilipinas, hindi pa ako nakakakita ng ano brand new na ganito. So usually puro surplus. Ito yung mga binibid sa gawing Bulacan. Ayan, mga ganyan. So tingnan natin.
nakita natin, no, sunog na sunog yung ano, yung part ng tapat ng ano, ng tambucho, yung exhaust niya. So yan guys, hindi na panik ng langis. Tapos na nag ano, nagkulang yung langis, eh nagbaga na siya, nabakat yung kanyang ano, barbula. Kaya talaga guys, mapakahalaga na lagi natin chine-check yung langis ng ating mga generator. So hindi lamang yung gasolina lagi tayong dagdag ng dagdag. So che-checkin din natin yung langis at dadagdagan din natin langis kung kinakailangan, kung hindi sapat sa gauge niya. Bago natin matananggal yung head niya, tatanggalin muna natin yung side cover dun sa flywheel niya. So mga guys, first time ko nagbaklas ng ganitong Robby na makina o generator. So nakita ko naman yung mga pyesa niya, kasukat talaga lahat ng mga 154 na mga generator. Yung usually na galing from China na mga generator. So makikita ko naman medyo mas pulido naman talaga yung yari nitong ano, Robby. So mga guys, kung naghahanap kayo ng pyesa, check nyo lang yung link natin below. So meron tayo ng mga goma na yan, na engine base, ng mga generator, carburetor, valve, yan, meron tayo nyo mga guys. So kung naghahanap kayo ng mga pyesa, check nyo na yung link natin down below. Isa sa mga pinakamahirap hanapin guys, yung mga recoil starter nitong 154 na ito. So lately, napakahirap talaga humanap yan. So ngayon lang tayo din nagkaroon ng stock ng mga recoil starter na ganyan. Maging yung ano niyan guys, yung 154 ignition coil. So available naman sa atin. Mga guys, isa sa mga na-encounter ko dito na pinaka malaking problema, yung lumag yung ignition coil niya na yan, tumama dun sa flywheel. So nabasag pati yung mga kapitan niya ng ano, tornilyo ng ignition coil. So halos ano, hindi na natin ginawa yung kasi nabasag na pati yung gilid ng kanyang block. So mga guys, usually yung ano nito, piston ring dito, ang kakasya sa kanya yung ano, 54mm na piston ring. At pagka naman ano, barbula, ang hahanapin naman natin yung intake tsaka exhaust, yung 154 ang kasukat niya. So yan guys, yung push rod. So usually push rod ng 154, wala pa akong masyado nakikita eh. So bihira naman siguro mabaluktot to, gawa ng maliit lang naman itong makina na to. Tsaka bihiran tumalon pagka 154. So tinanggal na natin yung apat na tornilyo sa kanyang head. At makikita natin pagkatanggal natin ng tornilyo sa head, yung ayan, puro sunog. Sunog na sunog yung ano niya, yung mga barbula niya, mapakadumi. Gawa nung pumakat yung exhaust niya. So ayan guys, mapakadumi nga nung ano, nung pinaka barbula niya, kaya sumisingaw. Ayan yung head gasket niya, gawa sa parang yero. Mga guys, para hindi ganito nagtututong, so wag natin sosobrahan yung langis natin sa generator. So kailangan saktong-sakto lang langis natin, tapos iwasin natin buhatin yung mga generator natin sa side ng mga barbula. Minsan kasi binibitbit natin mga generator nakataob o naiiwanan natin nakatagilid, umaandar. Yan guys, isa sa mga pinagmumulan ng mga tutong-tutong yan ng mga generator natin, kaya namamakat siya paggawa ng mga tutong niya, tapos mag-overheat, nagkukulang yung langis. Yan, yan yung titigas diyan sa inyong mga valve guide. So ayan guys, yung ano, yung kanyang spring. So wala tayong nakita. Usually kasi nilalagay yung valve seal niya sa intake. Usually lahat halos ng makina, grass cutter, kung 4-stroke yan, inilalagay yung mga valve seal niya sa intake o sa side ng intake. Di na sila naglalagay sa exhaust. Hey guys, ayan, napansin niyo yung spark plug natin. Bali, ang sukat ng spark plug pagka ganitong klase mga generator ay B6HS pagka NGK. So iba siya sa mga 2-stroke na generator na kusaan ay mahaba, mas mahaba ang spark plug. Ang spark plug na to ay kasukat ng mga pang-Robin na mga pang-Robin original na spark plug. So isa din sa nakikita nating cause, ito nga, pagka walang valve seal yung mga generator, yan, minsan dumadaan talaga dyan yung langis, naiipon. So maganda rin naman kasi nalulubricate nga yung barbula, kaya lang pagka hindi nasunog, titigas lahat yan dun sa may pinakaibabaw, katulad nito. Yan, tumigas yung mga karbon niya, yung mga pinagsunugan ng langis, pinagsulungan ng gasolina,
tapos mamamakat. Usually kasi pagka mainit na mainit na mainit na yung barbula, hindi napapalik ng langis, para na siya nagbabaga. Kaya lahat ng didikit sa kanya, masusunog, tapos lalaki yung bakal dahil sa sobrang init, tapos titigas na. Ang pangkalimitan naman ginagamit natin talaga panglinis ng mga ganito, yung gasolina rin. Kasi pagka nababa dyan, lalambot na rin yung mga karbon na yan. At para malinis natin ng maayos, huwag natin gagamitin panlinis ang tubig at sabon. Ang gamitin natin, diesel o kaya gasolina. At kung tayo lang yung maglilinis ng mga barbula natin, iwasan na rin nating maliha o lihain o kaskasin yung tapat ng mga barbula, yung mga bulb seat, tapat ng bulb seat. Kasi maaaring magdulot ng pagsingaw o matanggal sa lapat yung ating mga barbula. So pagka wala sa lapat, magiging palyado makina, puputok-putok, ayan, ganyan. Tapos mahirap pa andarin. Ayan guys, oh, tutong na tutong yung may ibabaw ng piston. So talagang halatang halata na sobrang init. Tapos may mga langis din na lumabas dito. So sa case naman na to, tinignan natin yung liner. Okay naman yung liner, wala naman sunog. Kaya wag na rin nating lihahin yung liner para mawala pa sa lapat yung kanyang piston ring. Kasi itsura nito, lumapat na yung piston ring niya. Guys, napapansin niyo sulat ng pentel pen, no? Ayun, no? Huh? 154. So ito talaga ay 154F. Usually ito for 4 horsepower, tumatakbo yung mga ganitong klaseng makina. Mga guys, ilan pala sa mga piyesa natin ito? Meron naman tayo sa online natin, sa Shopee at Lazada. Check nyo lang down below yung link natin. Ilalagay ko dyan. At guys, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa ating channel, subscribe lang kayo para sa marami pang video natin na tutorial sa paggawa ng mga generator at kung ano pang mga makina. So yung iba naman nagtatanong, mga guys, ano ba yung kayang paandarin ng 1,100 watts na generator? Usually guys, kung yung bahay naman natin ay saktong-sakto lang, kayang-kaya niyan lahat yung mga ilaw sa buong bahay natin. Samahan niyo pa ng electric pan, yan. Pero yung mga microwave, hindi niya kaya. Yan, yung plancha, hindi niya kaya. Tapos medyo hirap siya sa pakuluan ng tubig. Kasi usually yung mga plancha at yung pakuluan ng tubig na yan, direct yan. So tumatakbo yan sa 1,000 watts kagad. Pero yung ibang mga maliliit na aircon daw ay kaya nila. So medyo hirap lang nga siya yung makina niya. Pero sa washing machine, yung mga single tub na maliliit, kayang-kaya naman niya pagka 1,100 watts. TV, radio, component, sound system, video, okay. Kaya niya guys. Kaya niya paanda rin yan. So, wag na lang natin subukin pa yung mas mga matataas na mga appliances. Kasi una sa lahat, mahal yung mga matataas na klaseng appliances. At minsan kasi nagpa-fluctuate eh. Hindi masyadong maganda yung dating ng kahit may ABR siya. Pumapangit yung daloy ng kuryente. So mga guys, kung alam nyo talaga mamahalin yung inyong mga appliances, ay magtsaga na lang muna kayo. Wag nyo munang gamitin sa inyong mga generator. Mahirap na guys. Kasi minsan nagloloko din yung ABR, nag-over voltage siya, ganyan. Kahit may sabihin na natin may ABR siya, nag-over voltage pa rin siya. Sabihin na natin safe siya kasi may ABR siya. Kaya lang minsan, pagka nasira ABR, over voltage o lower o bumababa yung voltahe. So masisira din yung mga appliances natin. Meron naman guys, safe pa rin talaga ABR kumpara nyo doon sa capacitor type ng mga 1,000 watts na generator. Kasi yung mga 1,000 watts na mga generator na to, pagka tumaas yung acceleration ng mga generator nila, nag-over voltage siya talaga. Tumataas, 250, 400, ganyan. Hanggang sa pagka mataas na, hanggang malusaw na yung capacitor ng mga generator. Nilagay na natin yung cylinder head gasket. Nilinis lang natin itong cylinder head gasket. Huwag natin lilihahin mga guys. Kung di naman sunog yung cylinder head gasket, punasan na lang natin ng gasolina. Linisin natin. Huwag na natin lilihahin kasi baka magdulot pa ito ng pagsingaw sa ating head. So ilalagay na natin yung mga screw. Yan, hexagonal screw. So sikapin lang natin na tamang-tama yung higpit nito, yung apat na tornilyo.
Tsaka mga guys, ano, pagdating pala dun sa gasolina na ginagamit natin sa generator, mas maganda siguro kung ilalagay na lang natin yung kulay green o yung unleaded ng mga gasolina. So, iwasan na rin natin gumamit masyado ng premium. Kasi usually yung plotter ng mga generator, plastic. At pagka nababad ng matagal yung plastic dun sa mga high octane o sa matataas na uri ng gasolina, lumulutong ito guys. Nagdudulot ng paglutong at pag-overflow. Pagka pinasok na yung plastic na yon ng gasolina, hindi nalulutang yon. Ang mangyayari, mapansin nyo yung mga luma nyo, medyo luma ng mga generator, eh nag-overflow. Dumalabas kagad yung gasolina dun sa labas ng carburetor. Kaya nga, eh, kung kaya nyo naman, tanggalin nyo muna yung gasolina dun sa carburetor ninyo kung i-stack nyo. Patayin nyo na lang dun sa may fuel cock. Tapos, tanggalin nyo yung gasolina, isang screw lang naman dun sa ilalim ng carburetor kung i-stack nyo. Para hindi masira kagad yung carburetor. At kung gagamitin nyo na, i-on nyo lang yung fuel cock. Tapos atake nyo, aandar na ulit dyan mga guys. So ako mas nagagandahan din ako sa mga ganitong klaseng mga rocker arm. Biruin nyo, apat yung hexagonal screw. Samantalang ibang mga rocker arm, dalawang tornilyo lang siya mga guys. Minsan, yung dalawang tornilyo na yun, nalulost thread pa yung bumibigay. Pagka talaga na-overload nyo, yung palo ng barbula niya medyo mabigat. So nalulost thread talaga yung bumubuga mga guys. Magugulat na lang kayo, ayaw na umandar na agad ng generator nyo. So, maganda rin yung ganito. Maganda yung ganitong klaseng ano, rocker arm niya. Kaya lang ha, kung bibili kayo ng generator, sir, pagbilan naman ng generator dyan, oh, pwede ba makita yung rocker arm ng generator? So, ganyan guys, bagong-bago generator. Binaklas yung likuran para lang makita yung rocker arm kung ganitong klase bangyari. So guys, kung pwede ganun, di gawin ninyo. Kung papayag yung mga bibila ninyo, tatanong nyo, pwede ba makita yung rocker arm? Ganito ba yung tsura ng rocker arm na generator namin? Ay, na generator na bibili namin? Ayan guys, oh, meron na siyang presyon. May presyon na yung ginagawa nating generator. So, ayan, lumalaban na siya. Hindi katulad kanina na dire-diretso lang yung flywheel niya pagka inikot natin. So mga guys, napahaba yata itong vlog natin ngayon. Ha? Mukhang 21 minutes na tayo. So 21 minutes na tayo, daldal ng daldal dito. So gusto ko lang kasi na makita ninyo na sa sarili nyong pamamaraan, step by step, gawin natin yung mga sira ng generator ninyo na yan. Hindi na kayo lumabas sa bahay, makaiwas kayong ma-expose sa labas ng inyong bahay. So sa bahay na lang kayo, kung may kailangan kayong pyesa, bilhin nyo na lang o iutos nyo na lang. O saglit lang kayo sa bilihan ng pyesa. Sabihin nung iba, oh Paul, ang haba naman ng vlog mo na to. So mga guys, nirequest na doon isang ano natin, nung isang follower natin na ano, i-vlog lang natin step by step yung usually nasisira sa mga generator natin. So ayan, step by step. So medyo mahaba nga ito, yung vlog natin na to, para makita mo naman kung paano ang pagkakasunod-sunod na paggawa natin doon sa mga pangkalimitan o pangkaraniwang nasisira sa generator natin. Iba naman minsan mga guys, pag nawala ng kuryente yung generator ninyo, no? Check nyo yung ano, meron sa may ano yan, sa may pinaka-dinamo, meron yung mga carbon brush. Baka ubos na yung carbon brush. Pangalawa, carbon brush. Ay una, carbon brush. Pangalawa, yung ABR niya. Baka sira na. Yun was usually, sasabihin ng iba, maganda yung under ng generator namin. Umaandar siya. Tapos walang kuryente. So guys, titignan nyo lang yung carbon brush tsaka ABR. Pangatlo, yung overload niya. Minsan doon nagkakaproblema sa may overload. So dito na tayo, i-change all na din natin yung langis niya na mukhang luma-luma naman at malapot. Mga guys, so pagka mag-change all, ayan yung drain plug niya sa may ilalim. Tapos tanggalin natin takip para mabilis lumabas ang lumang langis. So guys, na-encounter ko rin sa ganito minsan yung sa generator, yung parang gelatin na. So yung talaga, pagka kasi nainitan yung langis, usually pagka in-stack nyo yan ng matagal, nagiging gelatin na siya, parang gelatin. Ayan guys, sasayin na natin ng langis. Tapos dapat yung langis niya,
ay pantay labi. Ha guys, baguhin nga natin pagsasalita natin. Tinuro ng mekaniko ang switch ng generator pati ang power, maging ang kanyang voltmeter. Pinindot ng mekaniko ang reset at tinuro niya ang charger ng 12 volts at ang reset. At tinuro din ng mekaniko o ng bidang mekaniko ang saksakan ng kanyang plug o outlet. Yeah, mga guys. So iba kasi ano, mapapanood natin mga movie ganun ang ginagawa. Pinunasan ng mekaniko ang gates ng generator. At sa pagkakataon ito, pinunasan din niya ang ibabaw na bahagi ng generator. At ngayon ay ayaw pa niyang testingin ang generator kung aandar. Testingin mo na ang generator, Brad. Mating ang bidang may-ari at sinabing paandarin mo na ang generator. At masyado mo na pinagtatagal ang vlog na ito. So mga guys, yung paglilinis pala ng carburetor, tingnan na lang natin sa ibang vlog natin, nandun yung paglilinis ng generator, paglilinis ng carburetor ng generator. So iniisa-isa natin doon. Napakaganda pa niya umandar. Guys, napakaganda pa umandar, parang bago. At sa wakas, okay na ang ating generator. Sinabi ng mekaniko na salamat sa inyong mga manonood. At kung may katanungan kayo, ay mag-comment lamang kayo down below. At kung nagustuhan ninyo ang ating video, ay mag-subscribe na rin kayo para sa patuloy ninyong panonood ng ating video at troubleshooting. At sa inyong lahat mga guys, muli salamat sa inyong panonood. Keep safe and God bless. God is good.